Maaari ba akong makakuha ng COVID-19 sa bakuna? Ligtas ba ang mga bakuna contra COVID-19? Gaano katagal ang kinakailangan upang makabuo ng proteksyon pagkatapos ng pagkabakuna? Hey, Diyos ko, nasa ano pa tayo, mama? Pagkagaling sa Vista Mall, syempre, meron din bagong vaccination site dito sa Pinelco, sa highway sa Main. Yes, ang Pinelco po ang ibig sabihin ay Peninsula Electric Cooperative. At ito po ang main office. Okay. Ano na? Sugod na tayo. Ayun na nga, syempre, mama. Kailangan salubungin tayo ni Miss Renee Reynosa. Correct. Dahil siya ang magtuturo sa atin kung nasa si Doktora. Tawagin na natin si Ma'am. Busy pa yata eh. Miss Renee, ito yan si Miss Renee. Hi, Miss Renee. Busy ka. Dito lang si Ma'am. Dito ka. Dito, mabilis lang to. Yes po. Oo. Ituro muna kung nasa si Doktora. Si Doktora? Magpapabakuna kayo? Hindi, paparasta kami. Okay, yeah. Sabahan natin. Okay, mga kahanas, syempre mare, makakausap natin ngayon ang in-charge na doktora natin dito sa Pinelco Vaccination Site. Walang iba kundi si Doktora Jazzy Ramirez. Isa po siyang pediatrician. Hello, doktora. Hello, pag ganun nga po, yan. O, ikaw rin, Elmar. Yan. Mas mataba po pala yung akin. Sa Vista Mall po, marami kaming naitanong din sa dalawang doktor nating nakausap. At may mga pahabol po yung mga netizen natin na talaga nagtatanong talaga sila, bakit nga ba kailangan magpabakuna? So, eto po. Ang unang katanungan, mama? Question number one. Maaari ba akong makakuha ng COVID-19 sa bakuna? Hindi po. Yung mga binibigay po natin sa bakuna is part na pinag-aralan lang. So, part or vector ng ating virus or may part doon, or kaya yung in case of Pfizer and Moderna, yung tinatawag natin messenger RNA, no? So hindi siya talaga virus itself, but only part of the virus ang kinuha natin. Okay, maliwanag yun, ha, mga kapatid. Doktora Jazzy, ligtas ba ang mga bakuna contra COVID-19? Yes, pinag-aralan naman po ito through series of experiments and mga studies. So yes, safe naman po as of now. Alam mo na, maring ano, ha? Si maring ano kasi? Oo, si Maring Marites nagtatanong, Madam. Yes. Next, ang pagkuha ba ng bakuna ay sapilitan? Hindi naman po. But we still explain yung risks and benefits of getting the vaccine para mas maingganyo po sila para magpabakuna po. Ganun. Next, kailangan ko bang magsuot ng face mask at iwasan ang malapit na ugnayan sa iba kung natanggap ko na ang buong bakuna? Kailangan pa rin ang social distancing, pagsuot ng face mask at iba minimal health protocols kahit na nabakunahan na para rin sa kaligtasan ng lahat. Dahil kahit na may bakuna tayo, maaari pa rin tayong makahawa or maging asymptomatic or kaya symptomatic pero less severe than those who didn't get the vaccine itself. Dahil nga meron pang COVID. And last, gaano katagal ang kinakailangan upang makabuo ng proteksyon pagkatapos ng pagkabakuna? Usually, we wait after 2 weeks ng second dose kung for the other vaccines or in case of the isang brand, yung Johnson & Johnson, 2 weeks after that one dose lang. Usually, we are protected na from the virus. Okay po. So, we encourage everyone, lalo na po lahat, na magpabakuna na, pumunta sa pinakamalapit na vaccination site para po makatanggap ng inyong bakuna at proteksyon laban sa COVID. Yes. Doktora, yung mga bagets naman po, invite din natin yung mga anak-anak ng mga kumaring Marites natin dyan. Pinapayagan na po mabakunahan ang lahat ng kabataan sa edad na 12 hanggang 17 taong gulang. Maaari rin pumunta. Kailangan lang magdala ng mga requirements gaya ng birth certificate at ID para po mapatunayan ang inyong edad para kayo makatanggap na po ng bakuna. Yun. Doktora, maraming salamat. Feeling ko sa likod ng face mask na yun at face shield, may isang diwata na nagtatago. May asawa na ba kayo? Oo, tatlo na anak ko. Grabe. Bakit parang ako din? Thank you, doktora. Salamat din sa inyo. Sa inyong service sa ating mga kababayan at mga kasama dito. Yes. Alright? Thank you po. Thank you.
Ayun na nga, Mare. Siyempre, hindi naman tayo papayag na hindi makausap yung isang nurse man lang dito sa loob ng Pinelco vaccination site. Kaibigan natin, napaka-fresh, napakagaling sumayo, napakagaling kumanta, very talented. Manggaling ng Boracay, saka doon Sol Sorsogon. Nurse Aton, paano po yung unang step? Okay yan, so ito po ang aming... Kalok sa sayo tayo. Kalok sa sayo. So natin po unang step, siyempre. Sa lahat po na dumarating po naming mga magpapabaksin po, so ang una pong gagawin is for registration. So dito po bine-verify po namin kung sila po ay pasok po doon sa ating mga requirements na dala-dala nila para po ma-check. And then after i-verify yung kailangang requirements, dadali namin sila naman sa susunod na step, which is yung pagpapagawa ng kanilang mga QR code if ever nawala. O, pupuntahan natin. So dito tayo pupunta. Yan. So dito naman natin dinadala after natin sa registration is yung mga magpapabaksin na walang QR code. So dito namin sila gagawin. Dito din namin i-check yung kanilang mga requirements para pasok sila if ever anong category ba sila nabibilang dito sa ating mga ibabaksin. So may mga, ano ba yung mga categories na yan? So meron tayo yung A1, A2, A3, A4, and then A5. So ngayon, ang ginagamit, ang ina-accommodate na namin yan is A5, which is the general population. Gayun din ang mga pediatric or the rest of the pediatric population. Okay, very good. Okay, next station, sir, Aton. So dyan, ayan, naghihintay sila dyan. Ayan, sa validation and screening to. Hindi pa to. So after nila makuha ang kanilang QR code, so pupunta naman sila dito para makuha kanilang initial na vital signs. Okay. Siyempre yung pulse rate, yung heartbeat, yung blood pressure, saka yung oxygen level. Okay, yan. Tama. So yun ang kinukuha. Pero additional sa ating mga pediatric, kinukuha din natin ang kanilang height and weight to check ang kanilang BMI or body mass index. Body mass index. Oh, maganda yan. Tinitimbang ang mga babes. Yes, tinitimbang mga bata. And then after nun, pupunta naman na sila dito sa ating step number 2, which is the consent and the counseling. Or the validation, Yung validation. So dito naman, i-validate na sila and then sasabihin sa kanila kung anong vaccine ang ibibigay natin sa kanila. Okay. So if ever dyan, i-interviewin kung anong sakit, mga past history ng medical history nila. And then after nun, kapag mayroon medyo may problema, i-direct sila doon sa ating physician na in charge. Si Dr. Jazzy. Yeah, si Dr. Jazzy ang in charge doon. Pero pero pag okay, hindi na sila kailangan dumaan pa sa ating physician. Oo. So after ng screening and validation, pupunta na sila sa counseling. Counseling. So dito yung mga sa guidance counselor. Ito yung mga magpapayo para yung mga nanenerbyo, kinakabahan. So dito naman sa part na to, dito po ang ating counseling. So dito sila pinapapirma ng kanilang consent. Ayun pala. So para dito na-explain kung ano ba ang mangyayari sa'yo, ano ba ang kahalagahan ng vaccine, and then if ever mayroong side effect, para ma-explain. And then, nasa sa pasyente na yun o sa mga vaccine kung tatanggapin nila yung vaccine na yun or hindi. So pwedeng tumanggi dito? So pwedeng tumanggi sa part na to. Pwede pa. So once na-explain na sa kanila kung ano ang effect ng vaccine sa kanila, so doon, pipirma sila. Okay. So kapag doon ay pumapayag sila, pipirma sila na to confirm, and then kapag ayaw nila, i-defer natin. Okay. So pwede na silang umuwi dahil ayaw nila yung vaccine na available or hindi sila at ease or comfortable sa magiging side effect ng nalaman nila. So yung mga bagets na 12 to 17 years old, pag magpipirma ng consent, kasama ang parents. Yes, kasi considered silang minor pa. So kailangan with consent of the parent. So sa consent ng mga bata natin sa PIDYA is dalawa ang pumipirma. Okay. Ang parent or guardian and then yung ating bagets. Okay, I see. So after ng counseling at if ever na pumirma na sila, magpo-proceed na tayo doon sa vaccination area. Okay. So dito na yung part na mabakunahan na sila na gusto nilang bakuna. Okay. So depende kung anong available ng grupo, pwede naman. Okay. Yes. So dito na tayo sa part na yan. So pagdating dito, kukunin sila ng encoder. Okay. Tatanggapin, i-check ang kanilang consent, kanilang mga requirements, and then i-encode na yung mga data na ibibigay doon sa ating vaccination card. Okay. May sample ba na babakunahan ka ngayon? Ay, meron. Ito. Okay. Pwede natin ipakita ang pagbabakuna. Yes. Okay lang, sis. Makita na babakunahan ka. Okay. Pahiram ako ng card. So ito yung card. So once na ba-encode na ni sir ang kanilang vaccination card, so ako i-check ko ngayon kung ano ang vaccine na kanilang isasaksak sa kanila. Okay. So sa tulad nito, ang kanyang vaccine ay Pfizer. Yes, dahil since siya ay pedia, so yun ang ating available for this afternoon. Sa mga bagets. Yes, so Pfizer. Okay. And then nakalagay din dito kung anong side siya ay inject, kung kanan or kaliwang braso. So since ngayon ang kanya is right, so dito natin siya babaksinan. Ang una natin, syempre itataas natin ang kanyang manggas. So taas natin ate ha. Since kanan ang kanyang piniling braso. So una, kailangan linisin natin yung injection site. Pwede lang yung tingnan ko ganyan.
And then, after nun, saka lang natin ipi-prepare yung vaccine. So, okay. Hindi pwedeng sige naka-prepare po na agad ang vaccine. Kasi, mai-spoil siya. Ah, napapanis pala yan. Napapanis. Parang laway ko, ganun. Charot lang. Panisin. Since pedya ang ating patient or vaccinate, ina-advisor, pinapakita natin sa parent yung vaccine na kanilang matatanggap. So ma'am, ito po yung vaccine natin na Pfizer po. First Pfizer dose. Okay. And then after 21 days po ang kanyang second dose. Okay po, tusok po tayo. Ang bilis mabilis lang. Okay, o, di ba? And then after nun, saka ko lang pipirmahan ang kanyang vaccination card. Ikaw ang signatory dahil yes, ito ang vaccinator. Yes, sino ang nurse na in charge, doctor or midwife na naggawa ng vaccination, siya ang pipirma dito. Okay. And then, saka na natin sila papapuntahin sa ating post-vaccination area. O, tara, samahan natin sa ating. Congratulations. Samahan ka namin. Ayan. So, okay, dito na po sila pupunta sa ating post-vaccination. Ito yung ano, final exam. Okay, may diploma ba yan? Meron. Uh-oh. Hawak at may pictorial after. So dito po pupunta ngayon ang ating mga after vaccine sa post-vaccination area. So dito imo-monitor. Imo-monitor po yung ating mga vaccine kung meron bang after effect or side effect yung vaccine na nakuha nila. Yes. So imo-monitor natin sila for 15 to 30 minutes. Meron pa na bang experience na yung mga bagets medyo may nahilo dito or ano, wala naman so far? Wala naman so far. Ang nangyayari lang syempre medyo may tumataas ang BP kasi may nervyos. Syempre bata yun. Pero normal naman yun. Kaya nandito ang ating mga may physician din tayo rito para imo-monitor sila. Sino po ang physician natin dito? Ito si Doc. Siya po ang ating physician in charge para po sa apon na ito. Sa ating post-vaccine area. So kapag na-clear kay Doc ang ating mga nabakunahan, so pwede na siyang i-release para mag Victoria. Nabakunahan ng vaccine. Yes. Yun, so, nagsaselfie tayo dito. Makikita nyo doon. Oh, ayan o. Oh. Nurse Aton. Ayan. So ito na Nurse Aton. Yes. Oo. So mayroon dalawang klase ng placard. Ako po so, vaccinated. So since first dose, ang ginagamit nila is yung I got vaccinated kasi first dose pa lang naman ako sila. Ako naman, dahil ako ay fully vaccinated, ang nilalagay ko na second dose na to, fully vaccinated yes, na yes, fully vaccinated ka na. Ang so yun ang katunayan na graduate ka na. Siya naman, ikaw yung nanay. Oo, kasi nga. Ganun. Sabi niya, magpabakuna ka na. Oo, anak mo pabakuna na. Oo, ganun yun. Yan. So yan yung ating ginagamit. Ito yung, kumbaga, is a reward na sa kanila, they're proud na nakapagpavaccine na sila and they are now protected. Oh, sabay-sabay tayo, aura tayo. Well, 2-3 ko. Pak! 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 Ganon! Ganon nyo. Thank you, Nurse Aton. Yes, maraming din. Janelle, ang dami ko natutunan ngayong araw na to. Correct. Ang huhusay ng ating mga resource speaker. Charot. Oo. Ayan, ako fully vaccinated na talaga ako. Siyempre sa mga first dose, I got vaccinated. Oo. Pero ikaw fully vaccinated ka na talaga. Yan. Muli siyempre, inaanyayahan namin kayong lahat. Ina-encourage po namin kayo na magpabakuna kayo dahil ito ang kinakailangan natin ngayon. Kailangan magpabakuna dahil may COVID pa rin. Baka akala nyo, pagkat lumuwag-luwag tayo ng konti at meron tayong 30% herd immunity sa buong bataan, eh tapos na ang COVID, hindi pa. Kaya ano pang ginagawa nyo? Pabakuna na kayo! Ngayon na yun! Ikaw nagpabakuna na ba yan?